sasakyan na lumilipad. Yo! What's up guys? It's Clark TV here! Nandito na ang flying cars. Mukha mang futuristic pa rin ang flying cars pero mula sa mga commercial jetpacks hanggang sa personal air taxis, nandito na sila. Babaguhin ito ang paraan ng ating pagkocommute, pagtatrabaho at pamumuhay. Kaya handa ka na bang malaman kung ano ang 10 sasakyan na lumilipad para sa future? Tara na! Number 10. Open-air Blackfly. Ang Open-air Blackfly ay isang American electric-powered na vertical takeoff and landing air vehicle na dinisenyo ni Marcus Leng, isang Canadian, sa ilalim ng kumpanyang Open-air Incorporated sa California. This is an electric personal air vehicle. I've joined the team 2 months ago as their new president with our founder Marcus Leng, who invented the design. Una itong naipakilala sa publiko noong July 12, 2018 matapos ang 9 na taon ng pagtatrabaho rito. Ayon sa bilang ng Open-air, mahigit 31,000 miles na ang nalipad ng Open-air Blackfly na umaabot sa 3,200 flights. Bilang ang goal ng flying car ay makarating mula sa point A patungong point B, ginawa ng Open-air ang Blackfly bilang isang abot-kaya at ligtas na futuristic car. Mas makakamura na rin ang pag-travel at less energy ang nakokonsumo ng Blackfly. Isa pa ay talagang ligtas ang aircraft na ito dahil sa triple modular redundant flight systems, sensors at control surfaces na nakalagay. Madali lang din i-operate kumpara sa ibang aircrafts at lahat ng proseso nito ay electric at may glide mode kapag nawalan ng power. Sinasabing kasing mahal ng SUV ang Open-air, ngunit hindi ito kumpirmado ng Open-air mismo. Number 9. Jetpack Aviation. Kung usapang jetpack naman, ito na ang hinahanap mo. Mula sa kumpanyang Jetpack Aviation ay ang JB-11, isang 6-turbo jet engine na ginawa para sa vertical flight. Ang bawat engine ay nagpo-produce ng nasa 90 pounds na thrust. Meron itong engine computer na binabalansi ang thrust sa gitna ng engine at sakali mang mag-fail ang makina, makakapag-maintain pa rin ng control ang piloto para makapag-land. Lahat ng hardware at code ay dinisenyo ng kumpanya mismo, mula sa units nilang JB-9 hanggang JB-11. Kaya rin ng JB-11 na magdala ng mas mabigat na fuel load, kaya mas mahaba na ang endurance nito. Kung handa ka na lumipad-lipad, maaari mong alamin ang presyo nito sa pamamagitan ng private request sa kanilang website. Number 8. Velocity. Pinakilala bilang the superior air taxi for the inner city. Ang Velocity ay ang pinakaunang commercially licensed na Volocopter. Ginawa nito ng naaayon sa standards at requirements ng European Aviation Safety Agency, kilala bilang tahimik, ligtas at komportable. Ang Velocity ay isang innovation sa urban air mobility. Meron itong multiple redundancy systems tulad ng rotors, electric motors, batteries at avionics. Nakakonekta rin ito sa fiber optic cable upang matupad ang fly-by-light na vision ng kumpanya. Dahil nag-ooperate rin ito sa narrow frequency range kasing tahimik lang ito ng pinakamaliit na helicopter na nasa 500 meters ang layo. Magugulat ka na lang talaga na ang tahimik niya. Meron na rin mahabang karanasan sa paglipad ang Volocopter dahil 2011 pa lamang ay lumilipad na ito. Bilang marami na ring test flight ang napagdaanan nito, isa na ito sa pinaka-advanced at ligtas na air taxis sa buong mundo. Meron din itong SAM na rechargeable batteries na kayang mag-power ng umaabot sa 18 motors. Kaya kung sulit na air taxi talaga ang hanap mo, ito na ang para sa'yo. Number 7. Kitty Hawk Flyer. Ang Kitty Hawk Flyer ay ang attempt ng team ni Larry Page na gumawa ng flying car noon sa form ng isang electric vertical takeoff and landing aircraft. Ito ay ang kauna-unahan sanang eVTOL na mapapalipad ng mga non-pilot o hindi piloto na talagang babaguhin ang landscape ng flying cars. Sabi pa noon, sa sobrang dali raw nito paliparin, hindi mo kakailanganin ng pilot's license o lisensya bilang piloto. Mga ilang minuto pa lang ng pag-aaral sa paggamit nito, gets mo na agad. Pero nakakalungkot ang sumunod na nangyari. Matapos nilang makuha ang atensyon at papuri ng mga tao, noong 2020 ay tinigil na itong proyektong ito dahil hindi na raw siya reachable, lalo na para sa ibang may involved na investors dito. Tinatayang nasa $5,000 hanggang $10,000 o 500,000 pesos sana ang aabuting presyo ng Kitty Hawk Flyer, sakaling na-launch man ito. Number 6. Flyride. Kung aquatic aviation o paglipad sa ibabaw ng tubig naman ang trip mo,
tiyak na maaangasan ka rito. Ang Flyride ay ang bagong water jet bike mula sa Zapata. Una itong nirelease noong March 2018 at ito ang pinakabagong improvement sa Hydroflight Sports na ginawa ni Frankie Zapata, isang mastermind inventor. Ang water flying device na ito ay mukhang jet ski at powered ng water jet technology na hinahayaan ng rider na lumipad sa ibabaw ng tubig. Meron itong onboard computer na may stabilization technology na kilala bilang Easy Fly. Ito ang rason kung bakit may self-balance ang device katulad ng mga drone, kaya madali na lang ito gamitin ng beginner to amateur riders. May kukumpara ang paggamit nito sa jet ski dahil ganun na ganun mo i-operate ang kanyang handlebars. Sinasabi namang nasa $9,825 ang starting price nito. Pero ang buong kit ng Flyride ay aabot sa $11,464 o mahigit 500,000 pesos. Depende pa sa hose and adapter kit na pipiliin mo. Number 5. Flyboard Air. Ang claim naman ng Flyboard Air ay siya raw ang pinaka-safe at madali i-drive na jetpack o hoverboard device na pinapagana ng gas turbines. Ito rin ay imbensyon ni Frankie Zapata, ang may-ari ng Zapata Racing. Are these jet engines? Yes, we have 5 engines and I have 2 boots. Put my feet on it, I just strap the boots and that's it. Just press the triggers and I fly. Nakita din ito sa Guinness Book of World Records para sa pinakamalayong lipad gamit ang hoverboard noong April 2016. Dahil umabot ito sa 2,252.4 meters ang layo. Sabi ng Zapata Racing, kaya rin itong umabot sa altitude na 3,000 meters at may top speed na 150 kilometers per hour. Sinasabing nasa $250,000 o mahigit 10 milyong piso ang presyo nito per unit. Number 4. Gravity Jetsuit. Kung fan ka ni Iron Man, magugustuhan mo ito. Inimbento ni Richard Browning. My name is Richard Browning. I am the founder and chief test pilot from Gravity and we build and fly these 1,000 horsepower jet suits. CEO ng Gravity Industries, ang Gravity Jet Suit, kung saan talagang mararamdaman mo na ikaw si Iron Man. Isa itong suit na papaliparin ka gamit ang dalawang maliit na jet engines na nakakabit sa braso at likod mo. Mas mabilis pa ito sa Bugatti Veyron at mas mataas din ang horsepower. Mas ligtas din daw ito kaysa sa motorsiklo dahil ginagawan ito ng protective measures ni Browning tulad ng protective sleeves. Tila hindi mo raw mararamdaman ang bigat mo habang suot mo ito, ngunit kailangan mo ng malupitang training para masanay sa paggamit nito. Sinasabing umaabot sa $440,000 o mahigit 20 million pesos ang presyo ng supersuit na ito. Number 3. Terrafugia Transition. Ang Terrafugia Transition ay isang light sport airplane na magagamit sa kalsada na ginagawa ng Terrafugia simula noong 2006. Kilala rin ito bilang Rotax 012 ULS na isang piston engine power carbon fiber vehicle na may flight range na 489 miles per hour at gumagamit ng premium grade unleaded gas. Sa kalsada, kaya nitong mag-drive sa umaabot na 79 miles per hour sa normal na traffic. Mula sa sasakyan na kotse, maaari itong paliparin sa ere bilang eroplano gamit ang folding wings at twin tail nito. Una itong ginamit sa experiment noong March 2009 sa Plattsburgh International Airport. Ngunit noong 2010 lamang ito nagkaroon ng certification mula sa Federal Aviation Administration. Mula sa $194,000, nasa $279,000 na ang presyo nito noong 2011. Number 2. S3 2009 Hoverbike. Nandito na ang panahon ng hoverbike. Pero dapat ay handa ang bulsa mo para rito. Inanunsyo ng isang California company na i-deliver na raw ang kanilang flying motorcycle noong 2019 para sa presyong $150,000 o mahigit 7 million pesos. Ang Hoversurf S3 ay mukhang combination ng motorcycle at quadcopter. May isa itong upuan at apat na electric propeller na kontrolado ng joysticks. Sinasabing dinisenyo ito upang mag-skim over sa safe altitude ng 16 feet mula sa lupa at umaabot sa 60 miles per hour ang bilis. Ang nickel manganese lithium batteries naman ito ay hinahayaan kang manatili sa ere for 25 minutes. Wala naman daw lisensya na kailangan para paliparin ang carbon fiber craft na ito. Pero mabuti na rin ang may alam ka sa pagpapalipad. Number 1. Alpha Jetman. Una sa listahan natin ay ang imbensyon ni Yves Rossi,
isang Swiss military trained pilot na nag-imbento ng jetpack na kaya ka raw dalhin sa ere na tila isa kang ibon. Kaya ito tinawag na jetman ay dahil superior daw talaga itong jetpack kumpara sa iba. Kumbaga, isa ito sa can't be done na naging posible. Una itong naimbento noong December 2006 at napalipad ng umaabot sa 6 na minuto. Noong May 7, 2011, nilipad ito ni Rossi sa Grand Canyon sa Arizona, USA. Nabigyan ito ng lisensya ng FAA upang matest flight ito ni Rossi. Ang uling reported na balita rito ay noong October 13, 2015. Ginamit ito ni Rossi at Vince Reffet nang tumalon sila mula sa helicopter na umaabot sa 5,500 ang layo sa lapag. Sinasabing nasa 130,000 euros ang presyo nito at maaari itong tignan sa website nilang jetcusa.com. Ngunit tatandaan na mahal din ang equipment kasi para nga naman itong kotse na nakakabit sa likod mo. Ikaw, alin sa mga sasakyan na ito ang bumilib ka? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Karne? Nagawa sa laboratorio at mga kakaibang pagkain sa future? Number 10, karneng gawa sa laboratorio. Ang karne ay hindi pang matagalan. Nakadudulot din ito ng mataas na carbon footprint gaya ng pagpapatubo ng mga gulay. Kaya nagkaroon ng karneng gawa mismo sa laboratorio.